Hello guys, it's me Roza once again. Welcome back to our channel. Today videos is update pa rin tungkol sa aking propagation. Nung last time, tungkol dun sa nag-iisang nag-propagate ko na baby nitong black print. Then ngayon, this is it. Ayan na siya. So si black print, ayun na. Lakihan natin para makita nyo. Ayun na si black print. Nakabuo na siya dyan. Ayan. Ayan na siya, si black print. Sana tumubo ng maayos. And then, ito na yung iba. Ito na yung iba kong leaf propagation. As you can see, guys, sobrang nagpa-pop up na yung mga baby niya. Pabayaan lang natin. Huwag nating basain yung lupa. Basta hayaan lang natin siya dyan hanggang ma-pop niya yan. And itong dahon na to is galing sa ghost plant. Ayan. Advice ko lang, no, kung magpo-propa kayo, mas mabilis ang propagation ng leaf dito sa ghost plant. Actually, marami pa akong nandun sa kanila mismo, nandun sila nagpa-pop. Iniwan ko yung mga dahon dun sa ibaba nila. So, ito is still popping. Ayan. Nakikita nyo, lumalabas pa rin yung ito. Ayan. Ayan, guys. Masaya lang ako kasi sa tagal-tagal kong nagpropagate, almost 3 months like I said. Ngayon lang talaga ako nakakita ng mga babies. So ngayon ko lang na-experience yung na-experience yung ibang nagpropagate na nakakatuwa pala talaga na pag nagpa-pop yung kanilang leaf propagation. So ayan. Nakikita mo talagang nagpo-form na yung parang bulaklak flower. Oh, yan na yung magiging babies ko na succulent. Oh, thank you sa pagbigay sa akin ng babies. Ayun din yung aking black prince na nag-iisa na doon. Doon ko na siya tinanim. Ayan. Ay, nakakatuwa. Ayan po ang aking update sa propagation. At the same time, total, nandito naman ako sa garden, mini garden ko. Ito na ang aking Mendoza, kumakapal ng kumakapal. Pinagsama ko na silang lahat sa isang base, sa isang pot. Ayan. Nakikita nyo naman, guys, na kumakapal ng kumakapal na. Marami na siyang baby na, ayun, yung mga ganito sa leaf. Ibig sabihin, maganda yung tubo ng inyong Mendoza. So, pag nakikita nyo yan. At syempre, ang aking laxiflora na nananatiling maganda yung tubo. As you can see, guys, dito ako pumutol dati. Ayan, hitik na siya sa bunga. Sa kanyang dahon. Ayun pa, guys. Yung pinagputulan ko. Lahat ng pinagputulan ko is nag-work na. So, ibig sabihin talaga ito, guys. Ayan. So, ngayon may tinanim ako sa kanya. Ayan. Ito pa, guys. Yung pinagputulan ko. Ayan. Ito pa, guys. Ayan. So, itong dalawang to, hindi maarteng alagaan. Like I said, si Mendoza at saka si Laxiflora. Sila yung easy to manage. Hindi, compare ng mga to, mahirap talagang alagaan. Yan. Si Rose Garbage. Ayan. Medyo binibilad ko sila sa araw ngayon kasi parang hindi ko nagugustuhan yung leaf structure nila. Parang medyo lumalambot. Hindi ko alam kung bakit. Siguro sobra ba sa tubig o so, wala, ay hindi ko naman sila dinidiligan. Ito si aking Purple Delight. Ayan. Hindi ko alam kung bakit parang lumalambot yung dahon nila, no. Pero sige lang, try na try. Hanggang sa ayan. Lalagay ko lang siya dyan. Ito pa yung iba kong pinopropa. Hindi lahat ng dahon ay nagbibigay sa inyo ng propagation. Like this dahon to ni Purple Delight.
I don't know, ang tagal na to, almost two months, pero tignan nyo, wala siyang pinapakitang sign, anything sign, at siya yung nag-i-squeezy, ayan, nag-i-squeezy. So, wala siyang pinapakitang sign sa akin na magpo-propagate siya. So, sa dinami-daming dahon, ayun pa, sa dinami-daming dahon, like I said, limang tray, yan lang yung, ito lang yung nag-work. Ito lang, at saka this one. So, hindi natin alam kung magtutuloy-tuloy pa yan. Ayan, sana, kasi yan yung dream ko, na makapag-propa ako ng mga babies ng aking succulent. Ayan. So, guys, ang gandang tignan nito, no? Pag lumaguto. Pag lumago at makita nyo, matibay sila, nakakatuwa. Ayan, si Mendoza, kumakapal na ng maigi, pati si Laxiflora. Ayan, tumutubo sila ng maayos. So, etong mga to, recently, parang ang lalambot ng ganito nila. Hindi ko alam sila dinidiligan, pero hindi ko alam kung ba't sila lumalambot. So, guys, kung sino may alam, please comment down below kung bakit. I don't know bakit lumalambot yung ganito nila. Please give me some tips kung bakit. Hindi ko sila dinidiligan. Hindi ko talaga dinidiligan. Is dati may baby to. So, ito na yung baby niya. Hiniwalay ko na sa kanya. Kasi nakita ko medyo okay na. Pwede na siyang ihiwalay sa mami. Ayan. Talaga gusto yung texture niya. No? Parang malambot talaga. Malambot talaga. Hindi matigas. So, ayan. Pinupulsan ko talaga sila para makita ko kung bakit anong nangyayari na ganun yung nararamdaman ko sa mga dahon nila. Medyo malambot. As you can see, guys, dry naman itong lupa. Ayan, dry naman yung mga lupa nila. So, ang nakikita kong isang reason is siguro potting mix nila. I don't know kung ano kasi permis and vermicast, tapos merong rice hold, merong ano, kung ano-anong mga ginamit ko sa kanila na super para mag-dry yung kanilang soil. Yung sa mga expert na nang magtanim ng succulent, so please give me some advice kung anong dapat kong gawin. Please comment down below kasi sobrang love na love ko itong mga succulent kong to. Gustong-gusto ko pa rin silang si ghost plant is okay, is healthy. Sobrang ambilis, madali din siyang alagaan. Ayan. Okay naman siya. Ito rin medyo okay kasi ito matigas yung leaf niya, no? Wala akong nakikitang sign na parang kapareho ng nararamdaman ko kay rose cabbage at ito pa. Ayan. Ito medyo parang ito rin medyo hindi maganda yung nararamdaman ko dito. Dito naman medyo wala akong problema. Ito kay cactus. Ito medyo malambot din. Malambot. Ko alam kung bakit, anong nangyayari. So, ito ilalagay natin dito. Paarawan din natin sila. Baka kulang sila ng araw. Kasi natatakot naman akong paarawan. Kasi baka masunog. Ayan. So, ayan lang guys. Ito si, ang pangalan nito si Freddy. Okay naman. Medyo dito squeezy. Ito matigas-tigas naman. Pero, ipapaarawan din natin siya para din ito si aking elegant. Ayan, medyo umokay na siya after how many days ko siyang inano ko ulit to in-air dry ko ulit to kasi sobrang nakitaan ko rin ng hindi maganda yung sign niya, pero ngayon maganda yung top, so ibig sabihin progressive naman siya doon sa pagkakaripat ko after ng air dry. Guys, ang aking update dito sa aking propagation. So, dito ko natatapusin itong video na to. Maraming salamat doon sa mga nanonood ulit ng aking video about sa aking planting journey sa aking mini garden. Ayan. So, doon sa mga may idea and expert kung bakit nagkahaganon yung sukulin ko, please give me some advice. Please comment down below. And maraming salamat ulit. So guys,
Kung nagustuhan mo itong update kong to, please don't forget to click my subscribe button, like, comment, and share, and most especially my notification bell to keep update on my new uploaded video. Maraming salamat. Keep safe always, and God bless you all. Bye, everyone!